But again, maraming salamat po sa ano sa mga nanonood po ngayon sa amin dito ngayon sa Pamana Talks. And I am Joel Aldor, and with me is my colleague Miguel Caraan. Hello Miguel, how are you doing? Hi, good afternoon everyone. Welcome to Pamana Talks. Okay, happy Heritage Month to sayo. Thank you very much. We have received more than 4,500 responses on our Facebook event for today's Pamana Talks, which is very, very incredible. Maraming salamat po. For those who have just tuned in, and I'm pretty sure marami na pong nanonood kanina pa, but again, sorry for the no, for the bleeps, but again, for those who have just tuned in, please like and follow us on our Facebook page, Grupo Kalinangan, for updates on our upcoming events and activities. You can also subscribe to our official newsletter by going to our website at www.grupokalinangan.org. Now, marami po kami mga naka-line up po ngayong National Heritage Month na mga Pamana Talks. So, please stay tuned for those schedules, upcoming schedules of Pamana Talks. At pag nakita nyo po ang Facebook event for that Pamana Talk, just click going on that Facebook event so that you get instantly notified when we go live on Facebook. For those of you who are again inquiring if we are giving away e-certificates, I'm sorry, but we, as much as we wanted to give away certificates of attendance, we chose not to give e-certificates or certificates of attendance for now. This is a public event that is viewable anywhere in the world. So it's pretty much impossible for us to issue each and every single one of you certificates of attendance. But rest assured, sulit na sulit po ang pag-attend ninyo sa aming mga Pamana Talks at marami po kayong magpupulot na kaalaman at aral sa aming mga guest speakers. Again, I would like to acknowledge the support of our fellow NGOs and cultural groups like Cagayan Heritage Conservation Society, Museum Pambayan ng Murong, Taguig Heritage Society, and other Facebook groups and cultural NGOs who have been promoting our Pamana Talks over the last week. Hello din po sa mga nanonood po galing sa iba't iba pong lugar, sa Binyan, sa Laguna. Mukhang hindi na po tayo napuputol. Salamat naman. Pasensya na po ulit sa mga kaninang naabriya. pero mukhang okay na po tayo. Okay, so sige, let's proceed. Ang topic po namin para sa inyo ngayong araw na ito ay the role of public history in heritage advocacy. Now, what's public history, you know? For many of you who are, you know, who are asking, it's still pretty much a fuzzy concept for many people. There's still no proper definition about it. You know, even historians are still debating about themselves, among themselves, about the true meaning of public history. Now, what we do know about public history is that it has it has a very broad range of practices, and it takes place in many different settings, such as preservation of historic monuments and sites, archives, oral history, museums and galleries, archaeology, cultural heritage management, humanities, and even digital heritage. Now, many people say public history is a calling designed to help people write, create, and understand their own history. But the question now is, sino tong mga publikong ito? Who is this public? And whose history? Kaninong kasaysayan? No? It's easier to describe than define public history. And again, it's pretty much a superfluous concept. And how does public history relate to our advocacy for cultural heritage? What is its role in promoting and preserving and utilizing our cultural heritage? This is what we're going to discuss today, and hopefully somehow we will have a better understanding among ourselves why we need public history in our heritage advocacy. So, ngayong hapon kasama po natin ngayon ang isang
assistant professor, lecturer in history sa De La Salle University, Manila, at isang tanyag na TV host for one of the popular TV segments about Philippine history at tinatawag nating Showtime. Maraming po sa inyo nakapanood na nito in the past years, and palagi niyo po natin siya nakikita at nakakasalamuha sa mga usapin tungkol sa kasaysayan sa Pilipinas, both offline and online. Kaya kinagagalak po namin makasama ngayon ang batikang historiador na si Professor Michael Charleston Chua, or mas kilala na si Xiao Chua. Magandang hapon po, makasaysayang araw po sa iyo, Sir Xiao Chua. Kamusta na po kayo dyan? Makasaysayang araw, Joel, Miguel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood. Ayun, kamusta na po kayo? Anong balita dyan sa ano? Kamusta nga parang... Okay naman kasi naka-quarantine na ako dito for bago pa man yung general yung enhanced quarantine, ano, kasi nag-suspend ng klase ng ano. So I think mga more than 50 days na ako dito sa loob ng bahay nang hindi lumalayo sa bahay na ito. So that's kind of amazing for me. Oh, by the way, Joel, no, before I start my lecture, I just heard before as we start this fifth live, ano, I think it's confirmed because John Ray Ramos and Ian Alfonso told me that a good friend of mine, Jean Paterno, who wrote two volumes of the histories of the Paternos and Pedro Paterno, recently passed away. I'm still getting information about this, but this is a very sad news for me because, you know, we're both working for the history, and I dedicate my talk for this very, very kind lady that I just met recently, but we've become very, very good friends. Nakikiramay po kami sa pamilyang Paterno sa pagpana po kay sa descendant po ni Pedro Paterno. We actually have lost a lot of famous personalities in the last few days. Like, we just lost Galiaga. So it is a sad development for all of us here. So again, nakikiramay right po sa pamilyang Paterno po. Kaya Joel, laban lang tayo, bayan. Laban po. So, with that, I'm going to give now the floor to Xiao Chua to give us his lecture on the role of public history in heritage advocacy. So, take it away, Xiao. Muli, napakalaking karangalan po sa akin na maimbitahan ng Grupo Kalinangan, isa sa aking mga tinitingalang grupo na nagsusulong ng heritage at ng napakarami na pong nagawa. Kaya salamat, Joel, sa pagkakataong ito. So simulan natin siguro kasi una, kailangan makita natin na may iba't ibang klase ng kasaysayan. When we talk about history, it's not just, you know, history na iisang gawain lang yan. Well, we can lump the work of history doon sa dalawang bagay, no? Yung sinasabi nila na research-based na talagang archival, this is what we call academic history o akademikong kasaysayan. Ano yung akademikong kasaysayan? So basically, nagsasaliksik yung historiador, no, upang palalimin hindi lang yung kaalaman, kundi kung paano natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. So theories, concepts, at ginagamit mo yung past para maintindihan yung kasalukuyan. Now, when people talk about history na masyadong may jargon, technical, this is what we call academic history. So may metodo yan, no, at positivist, meaning it's evidence-based. So kaya nga kaming mga historians, we always quote our sources. Yun yung po yung batis. Pag sinabi yung batis, nakikita nyo dyan, nakasulat at di nakasulat, yan ay lahat ay tinitake into account. At tinitignan din natin kung yan ba ay primary source or secondary source. Primary meaning, ito yung primary meaning, ito yung nakakita ng kasaysayan at sinulat niya yung kasaysayan. At yung secondary naman ay kumuha sa primary and other secondary sources like books, theses, no, lahat ng yan. Now, pag ginawa mo yan, syempre, nakikita mo na may method pala ang history. Hindi lang ito pagkukwento. Kunwari, nakapulot ka lang ng kwento dyan, eh history na yan na kwento ng lolo mo, history na yan. Hindi, kailangan makita mo yung mga batis
at ma-analyze mo kung pwede ba silang paniwalaan o hindi at kung totoo ba yung dokumento o hindi. Doon tayo pumapasok doon sa kritikang panlabas at kritikang panloob. Pag sinabi mong kritikang panlabas, tinitingnan mo, totoo ba yung dokumento? Kahit sa ngayon, ginagawa natin yan sa Facebook, yan ba ay totoong galing sa isang news agency? So CNN ba yan? Si President Duterte ba talaga nagsabi niyan? Yun yung tinatawag na kritikang panlabas. Yung kritikang panloob, tinitignan mo kung totoo ba yung sinasabi ng isang source natin. So, now, yung when you compare the sources, yan lahat yung ginagawa ng historian. So, kaya nga nililiwanag natin when we talk about historian's work, hindi sapat na ikaw ay nagkukwento lamang ng mga na nalaman mo tungkol sa nakaraan, kailangan may saliksik kang ginagawa at may napatunayan ka na. And how do you do that? By submitting yourself to academic journals and being respected by your peers. So yun po yung academic history at yun yung method ng academic history. Yung pangalawang uri ng kasaysayan ay tinatawag nating pampublikong kasaysayan o kasaysayang pampubliko. Ito yung tinatawag nating public history. When we say public history, sabi ni Ludmila Hordanova. So ito na yung sinasabi kanina ni Joel na pag sinabi mo palang public history, may mga parang iba-ibang mga pakahulugan dito. At kailangan nating makita yung bawat isa para makita natin kung saan ba tayo lulugar. No? So when you say public history or it is popular history, meaning it is read by large numbers of people and has mostly been designed for a mass audience. No? When we say this, we always hear of people say, he brought down history or she brought down history so that they can be understood by the people. Medyo hindi ako nag-agree sa term na yon kasi I do not want to think of us historians as being on top in our ivory towers and we bring down knowledge to these people. No, we do not want to call that. That's why the term that I always want to use is what Dean Gloria Santos said, inilalapit, we bring history closer to the people. Kasi alam naman natin na the past history is not always in the cares of ordinary people. That's the problem. So how do you make it relevant for them? Inilalapit mo. You don't bring it down to them because they're hindi totoong stupid sila or hindi totoong bababa ang kanilang kaalaman. Tandaan natin na kahit tayong cultural workers, we call our stakeholders, when we go to the people, kahit na hindi sila nag-aral the way that we studied, sila mga culture bearers. So, isa pang consideration sa public history ay yung technology of the day. You use the technology of the day. Of course, what we see now is, akala natin fuzzy ito sa mga Pinoy kasi sa totoo lang, kakamakailan lamang ito tinignan ng mga academics. So, pag tinignan mo, recently yung Philippine Historical Association, if you're going to look at the next picture, you will see that there was a conference recently of the Philippine Historical Association, one of the very first big ones on public history. Just to contextualize things, since the 1960s and the 1970s, pag tinignan mo yung susunod na larawan, makikita mo na meron ng mga aklat ng public history. Ito'y discourse na valid at tinatanggap sa akademya at marami ng mga kurso tungkol sa public history sa Amerika. Pero dito sa Pilipinas ay hindi pa ito napag-uusapan as such. Pero meron akong sikretong sasabihin sa inyo at mamaya papatunayan ko yan. Hindi lang natin yung tinatawag na public history, pero matagal na rin natin ginagawa yan. Anyway, kung titingnan mo yung aking pakahulugan sa public history when I first defined public history in the Manila Times, I said that it is a practice of bringing history closer to the people. Therefore, it is a very broad field covering history telling in the traditional media, diario, television, radio, and the social media, in comic books and children's books, in the arts and cinema, in monuments and museums, in stamps, coinages, and paper money, and even in events. Simply put, it is the telling of history using public platforms and the most current technologies of a certain era. Now, if you look at how John Tosh defines public history, ito kasi yung isa sa mga una kong nabasa, kaya yun yung pakahulugan ko. Well, nakita ko na,
public history is often treated as a cultural category for all public forms of representation of the past in all media. So buildings, film, no? Pag tinignan mo yung susunod na slide, makikita mo na kasama pati dyan yung what is lodged, everything that becomes lodged in the popular mind, kahit hindi accurate. So, what the public remembers about history is also defined as public history, whether it is wrong or not. So, ulitin ko, mali man o tama, public history ang kaalaman ng tao tungkol sa nakaraan, no? At of course, marami nagsishape niyan, no? Yung pamana niya, architecture, yung mga films, culture, etc., etc. Now, yung third definition naman ng public history ay ito yung the role of professionals in advising and facilitating providers of history in the public sphere. So, sino yung mga yan? Yung mga nakapag-aral, akademiko, yung mga eksperto, tulad ng mga laging nakakasalamuhan ni na Joel dito sa Grupo Kalinangan, no, curators, no, conservators na nag-a-act sila as consultants, no? And of course, the last definition is public history is dispensed by professional historians addressing the public on the strength of their recognized expertise without partners or intermediary. So yung historiador mismo pumupunta sa mismong mga tao at siya mismo yung gumagawa ng public history. Now, medyo, kung titignan mo, medyo nadedelikaduhan ako doon sa konteksto ng Pilipinas. Kapag tinawag mo yung public history na pati yung nalalaman ng mga tao mali man o tama. Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, I'm so sorry to say, alam natin na in the past few years, nagkaroon tayo ng mga pagbabuluktot sa kasaysayan sa pamamagitan ng social media. So makikita natin yan doon sa next ano natin, di ba? Na maraming mga bagay sa social media na na lumalabas na parang medyo hindi tama. So parang sinasabi ng iba, kine-question ng iba, bakit ituturing yan na part ng public history kung ito ay mali, di ba? Now, dito ko napag-isip-isip na kailangan meron tayong maging, kasi may public history tayo ngayon, which is based on how the West defines it, which is a very broad concept, as you've heard. Pero gusto ko, meron akong agenda. At ano yung agenda ko? Ang agenda ko talaga ay magkaroon tayo ng isang kasaysayang pangmadla. Now, if you look at kasaysayang pangmadla, ayan, makikita mo, next picture, makikita natin na ano yung pangmadla. Una, ginamit ko yung salitang madla kasi pag public, pampublikong kasaysayan, parang ano yung public? What is your public? Tama yung sinabi ni Joel. Your academic people can be your public. Pero pag sinabi mong kasaysayang pangmadla, ito talaga ay para sa isang audience na hindi akademiko. At sino yung madla na yon? Yung ordinaryong tao. Kaya nga, mass communications, tinatawag na pangmadlang komunikasyon, and kinakuha natin yung madla kasi syempre sinasabi sa Showtime, di ba? What's up, madlang people, di ba? What's up, madlang people, di ba? So, kaya nga, nung iniisip ko yung kasaysayan pang madla, ang nakikita ko ay ito ay kasaysayan na mayroon pa rin metodo, bagamat hindi ka eksperto, tinitignan mo pa rin yung primary, secondary source, tinitignan mo yung internal and external criticism, at ibinibigay mo ito sa madla. So, ulitin ko, ito'y isang kasaysayan na tulad ng ginagawa ng mga historiador. Kahit hindi ka eksperto, tinitignan mo yung metodo at ito ay ibinibigay mo sa madla. So, ibig sabihin kasi dun sa public history na definition ng West, public is mas matimbang yung public kesa sa history. Dun sa aking agenda, ginagawa kong ang mas matimbang ay yung kasaysayan. At yung madla ay yung nagre-receive, at hindi lang nagre-receive, pwede niyang i-contest, pwede niya, pero may talastasan na nangyayari. But mas mabigat yung metodo at yung katamaan, yung pagtingin sa katotohanan. Kaya nga, ang sinasabi ko, we redefine based on Zeus Salazar's pantayong pananaw, redefine ko yung kasaysayang pangmadla na tunguhin ng public history sa Pilipinas for me bilang mga salaysay na may saysay ukol sa nakaraan para sa mas pangkalahatang madla
na isinasalaysay gamit ang wikang naiintindihan ng lahat at isinasaalang-alang ang kawastuhan ng datos at mga ebidensya. So of course, ang isa sa mga main goal natin is to strengthen, palakasin ang wikang Pilipino dahil itong wika ng pinapanood ng mga nanonood kay Itbulaga at kay Wawawin, di ba? Sa pagbibigay ng mga datos at ebidensya para ito'y kumalat sa lahat. Balikan natin yung ano kasi ang ating topic ngayon para mas madali tayo, the role of public history. So paano, anong role ng public history and hopefully ng kasaysayang pagmadla pagdating ng panahon sa heritage advocacy. So we go to the definition of kasaysayan. Pag sinabi mo kasaysayan, ito'y nagmula sa isang salita at ito yung saysay. Dalawa yung kahulugan ng saysay. It can be a story or salaysay or saysay. At yung isa naman ay narrative. Kabuluhan, kahulugan, kahalagahan at katuturan. So, pag ito yung nakita natin, ano ba yung may saysay? Ano yung kwento na may saysay? So, hindi lahat ng nakaraan ay pinag-aaralan. Hindi lahat ng bagay tungkol hindi lahat ng bagay sa nakaraan pinag-aaralan. Pero ano lang yung may saysay? Sa para kanino? Yun ang pinakamalaking tanong. At ito ay para dun sa grupo ng tao na sinasalaysayan. So kaya nga sabi ni Seyo Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo ng tao. Mahalaga yung pagsasabi ng saysay kasi yung saysay na yon, yun yung ating gagamitin na operative term para makita natin ano yung importansya ng kasaysayan doon sa mga ginagawa ni na Joel Aldor at ng lahat ng ating mga heritage advocates na. We go to the concept of heritage. If you're going to look at this picture, I took three words and medyo iba-ibang concept niyan, ano? Of course, the Western heritage, of course, it came from the word inheritance, no? Na pamana din yun, pero kapag kasi sinabi mo sa Pinoy na heritage, parang hindi siya masyadong dumidikit sa atin. Kaya nga sina Joel, naintindihan ko, gumawa sila nung series na ito, tinawag nilang Pamana Talks. Kasi sa Tagalog, mas tumatama sa iyo yung konsepto. Pag sinabi mong pamana, mula sa salitang ugat na mana, ito ay binigay sa iyo ng mga ancestors natin. So, ibig sabihin, pinamana ito sa atin ng mga nakaraan. Kaya nga ito ay aalagaan mo. Yun yung tinatawag na pamana. Now, sa Bisaya, mas maganda yung term na ginagamit nila. At ginagamit nila ay ang salitang subli. So I think sa Iligay noon, ginagamit yung subli at sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas. Pag sinabi mong subli, ano ito? Sa Kapampangan, ang subli ay sinasauli. No, sinasauli, subli. So parang mga ano to, mga cognate terms ito sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Pag sinabi mong subli, ito ay iingatan mo kasi hiram lang ito sa'yo ng mga ninuno natin. So, pag sinabi mo yung pamana ay subli, hindi ito basta-basta lang ibinibigay sa'yo. Ito'y kailangan mong ingatan kasi sinusoli natin ito. Kung hindi man sa ating mga ninuno, kundi sa susunod na henerasyon. Kasi lahat ng mga heritage natin, lahat ng mga pamana natin, hiram lang natin yan. Napakagandang ano. So, Ano yung makikita natin dito? Basically, pag sinabi mo meron kang isang nakikitang bagay, no, na kunwari, yan, sabihin natin, paano nagiging pamana ang isang pamana? Kung iyan ay kayamanan, kailangan may mag-appraise yan sa ginto. Yan. Kailangan may mag-appraise. Ilang K yan? Napaka kinis ba ng ginto na yan? Gano'n nakatagal yung ginto na yan, doon mo lang malalaman na napakahalaga nung pamana na yun. Oh? Now, dalhin natin yan doon sa tinatawag natin na heritage, no? Doon sa pamana, yung ginagawa natin ni Joel Aldor sa Grupo Kalinangan at sa Heritage Conservation Society at iba pa. Makikita natin na kailangan may mag-appraise noong isang pamana at doon papasok yung kasaysayan. No, kasi halimbawa, meron akong paborito example diyan, hindi ko nalagay sa slide. May isang bato na makikita kayo, no? Sa isang mansyon sa Cavite. As in bato lang talaga siya, as in bato. Pero yung bato na 'yon pag nakita mo,
pwede mong itapon yun, pwede mong isalaksak yun sa isang lugar, pwedeng mawala, dahil bato lang naman talaga siya. Pero kung alam mo na yung bato na yun, yun ang inupuan ni Emilio Aguinaldo, favorite niyang upuan, nung siya ay nasa Palanan, Isabela, nung siya ay nagtatago doon bago siya mahuli ng mga Amerikano. Ay, yung bato na yun, hindi lang bato yun. Di ba? Nagiging napakahalaga niyang bato. Nagkakaroon siya ng saysay. At malalaman mo lang yan kung nagkaroon ka ng research sa kasaysayan. Kaya napakahalaga sa ginagawa ng mga halimbawa cultural mapping na tignan ang historical background at magkaroon ng metodo ng pagtingin sa kasaysayan para makuha ang katotohanan, dahil pag nakuha mo ang katotohanan, malalaman mo ang saysay o halaga ng isang pamana. Okay, so may yung susunod na larawan, may kita mo yan, di ba? Pumupunta tayo sa National Museum, tinitignan mo yung painting na yan, di ba, sa National Museum. Pero kung titignan mo lang siya at wala kang kaalam-alam, sasabihin mo lang, oh, spolyarium ni Juan Luna, eh ano naman ngayon? Kung may magkukwento sa'yo, di ba, kung titignan mo yung susunod na larawan, kung may magkukwento sa'yo ng kung ano yung spolyarium ni Juan Luna, ano yung kwento sa likod ng pagkakagawa niyan, at ano yung kahalagahan niya sa ating kasaysayang Pilipino, na siya pala, yung spolyarium pala, yan pala ay isa sa mga icons of nationhood natin, kasi dyan natin pinatunayan sa mga Kastila na hindi tayo bobo, katulad ng sinasabi ng iba sa kanila, na meron tayong galing, at yan ay wellspring of our Filipino identity, yung spolyarium na yan ni Juan Luna, eh hindi ka lang nakakita, hindi ka lang nagandahan sa isang painting. Nalaman mo ngayon, lumalim yung kahulugan ngayon nung subli o nung pamana na yan sa ating kasaysayan. And if you look at the next pictures, I have my friend here, Jonathan Balsamo, a local historian from Valenzuela, na kinakwento kay First Lady Hanilet Avanceña, no? Yung history ng tawag dito, ng Valenzuela, sa pamamagitan ng museo, Valenzuela City Museum. So, yung ginagawa ng mga tour guides, actually, ng mga tour docents, tour facilitators na nagsasalaysay ng history, ito ay actually public history. Now, kung titignan mo yung susunod na larawan, may makikita kang isang lumang corner na ngayon, pag tinignan mo siya, ito na siya ngayon. So, tingnan natin yung itsura niya ngayon. Okay, yan na siya. Now, a lot of people, when they go there, hindi nila alam kung ano yan, no? Parang, eskolta. So what? Lumang mga buildings. Pwede mag-gibayin na natin yung mga buildings na yan kasi luma na sila. Now, of course, nakita nyo doon sa previous picture na if you are going to look at the kasaysayan, di ba? You will see na, oh, mahalaga pala to. At yung palang mga buildings na yan ay mayroong era yan na pinagmumulan, ang mga disenyo niyan ay mahalaga sa ating architectural history. At yan ay pwede mo mapagkuna ng pride mo kasi parang makikita mo na pwede palang ang Pilipinas pala noon ay singganda ng mga old buildings sa Paris. Meron pala tayo noon. It can be a source of pride for you. So, yung lumang, madilim, na eskolta nung unang panahon dahil sa tulong ng mga iba't ibang heritage workers dyan, di ba? The Heritage Collective, Heritage Conservation Society, di ba? Makatulad ni John Ray Ramos, di ba? Ni na Johan Araraw at iba pa. May kita natin, susunod na larawan, may kita nyo sila na pinapanatili nilang buhay yung eskolta. Kahit sabihin mo nung una eh, hindi pinapansin. Ngayon, medyo napapansin na, nalalaman na yung kahalagahan ng kasaysayang ito. Now, of course, isang way ng ginagawa natin para maalala yung kasaysayan ay para i-educate ang mga bata. Kaya meron akong paboritong grupo, yung Project Saysay, oh, na itinatag ni Ian Alfonso, sapagkat sila'y gumagawa ng mga posters sila mismo. Gumagawa sila ng posters at nagpapakalat ng posters para sa mga kabataan, sa mga classrooms, no? Dahil alam nila na mahalaga ito. Nalaman nila yung kasaysayan ng bawat bayani, at yung pinapakalat nila, hindi lang yan mga quotes, no? Kundi yan ay mga pamana, at yan ay mahalaga sa ating kasaysayan. Now, of course, meron akong paboritong istorya din tungkol sa isang tao, no? Kung titingnan mo yung susunod na larawan, di ba? May isang tao na minsang tumingin sa taas, no? Ng isang simbahan at namangha sa mga kagandahan ng mga kisame ng mga churches
sa Pilipinas, ano, nung panahon ng Kastila at hanggang sa kasalukuyan. Kapag tinitignan niya yan, syempre, nauna, maganda lang siya. Pero, ang ginawa niya ay dinocument niya ito at nung dinocument niya, pinicturan niya, humingi siya ng funding para ma-document yung mga churches na ito, yung mga kisami nila. At syempre, kasama na doon ay yung pag-research. Sorry, kailan ba ginawa ang mga paintings na ito? Kailan ito sinimulang gawin? Mas na-highlight, hindi lang yung ganda ng mga kisame. Kasi yung kisame dati, tinitignan-tignan lang yan, di ba? Ina-appreciate mo. Pero nung nalaman mo, treasure pala ito, mahalaga pala ito, mas lalo mo silang iingatan. Of course, I'm talking about the Joel Aldor, na pag nakita mo, kasama niya dito si Mr. Tino, ano, ang namayapang Mr. Tino, tumitingin ang paborito nilang gawain, ano, ni Joel, tumingin sa kisame. Pero tignan nyo naman yung kanyang nagawa, ano, talagang kahit nasira yung ilang churches sa Bohol, na at iba pang mga churches dahil sa mga lindol, sa kuna, alam nyo, na-reconstruct yung ibang mga kisame dahil dun sa kanyang ginawa. Now, of course, hindi niya ma-appreciate ng todo yung kahalagahan yan kung hindi kasama yung pagre-research. So, when you talk about heritage and advocacies, no? Mahalaga, it goes hand in hand. Ibig sabihin, walang saysay ang heritage advocacy kung hindi ito rooted sa kasaysayan. Now, what we're doing when we put history and heritage advocacy hand in hand, that is what we call public history. Dahil yung mga kisame na yan, yan ang nakikita ng publiko. At yan yung nag-i-inform sa kanila ngayon ng napakahalagang kasaysayan at lugar ng kanilang lugar sa pamana ng ating bansa. Kaya nga, tuloy-tuloy, di ba, yung eventually Joel created Grupo Kalinangan at tuloy-tuloy yung pakikipag-usap ni Joel sa iba't ibang mga stakeholders natin ng public history, ng heritage, no? Tuloy-tuloy silang nakikipag-usap kasi nalalaman ng Grupo Kalinangan na mahalaga yung papel ng kasaysayan. At pag tinignan mo yung mga series of talks natin, halos lahat ito public history. When we go to yung number 2 talk natin, yung sa Cagayan, that's public history kasi local historian siya, local history researcher, na ina-unearth niya sa Facebook at sa iba pang mga lugar kung ano yung nalalaman niya tungkol sa kanyang lugar. And of course, you have yung first speaker natin, si Rommel, na ipinakita sa atin yung ginagawa ng NHCP to preserve things. So, pag nagpe-preserve ka ng isang bagay, hindi mo lang yan pipinturahan, hindi mo lang yan ipe-preserve. Kailangan alam mo kung ano yung historical background at titingnan ka pa mga old photographs para malaman mo ano ba yung mga kulay nito dati. Hindi ka basta-basta salpak ng salpak ng walang historical background. Diyan po mahalaga yung public history. And of course, bago ko ituloy yung talk natin, makikita rin natin yan na halimbawa, if you're going to show me, I'm holding this death march kilometer marker, no? It's a replica from the FAME Association, no? The Philippine American Memorial Endowment. Makikita natin na mahalaga siya kasi ito yung bawat kilometro ng death march ay kino-commemorate, no? So ito, yan, bawat kilometro ng death march ay kino-commemorate, no? Now, what happened was recently, I think 2 years ago, nagkaroon ng mga road widening projects ang Bataan. At ang nangyari ay parang may nakakita na isinantabi lamang, parang itinapon, hindi inayos, no? Parang ang dating itinapon yung isa sa mga markers ng death march. Now, of course, kung walang alam ang public tungkol sa history ng mga markers na to, ang mangyayari dyan ay papabayaan lang yan. Ang isang bahay, pag gigibain mo na, papabayaan lang yan. Pero kung alam mo na yung bahay na yan ay mahalaga pala sa ating kasaysayan at itong death march marker ay simbolo ng sakripisyo ng ating mga veterans ng World War II, ay mas pahalagahan ng mga tao yung ating kasaysayan. So, kaya may heritage advocates kasi may public history. May heritage advocates kasi alam ng tao yung kasaysayan. Okay? So, ano tayo ha? Punta na tayo sa ating slide. Balik tayo sa ating slide. Nandyan yung public history.
Simulan lang natin ano sir, ano lang kayo alisto lang kayo. Yung public history actually, kahit hindi pa natin tinatawag natin na public history, matagal nang ginagawa yan, ano? Kahit nung mga Kastila nung unang panahon dito sa Pilipinas, si Jose Felipe Del Pan ay nagsabi na sana pagdating ng panahon, ang mga Pilipino ay susulat tungkol sa kanilang sarili na kultura at kasaysayan. Na of course, eventually, sisimulan ng mga katulad ni Gat Dr. Jose Rizal, ni na Marcelo H. Del Pilar, ni Mariano Ponce na makikita natin sa susunod na larawan. Ano? At yung ginawa ni Jose Rizal na Sucesos de las Islas Filipinas, no? Na pinanotake niya yung kay Antonio de Morga, is actually a form of public history. Siya ay isang academic. Of course, he went to Europe, but he published it as a book. It was a self-published book. Yung mga ibang propagandista nagsulat din sa La Solidaridad ng iba't ibang kasaysayan o patungkol sa kasaysayan. Ano? At isa rin sa mga unang mga public historians natin, isa sa pioneer, ay dalawang tao, no, na gumawa ng column na sa dyaryo. So, pag sinabi mong column sa dyaryo, hindi siya akademiko. No? So, si Mariano Ponce at si Jaime de Vera. So, ang ginawa nilang column ay Ephemerides Filipinas. At yun po yung history column na pioneer sa public history. Kahit sa panahon ng Revolusyong Pilipino o Himagsikang Pilipino, makikita natin yung larawan. Ano? Si Andres Bonifacio mismo ay mayroong sinulat na public history. At ano ito? Ito yung dapat mabatid ng mga Tagalog. No? It's actually a distillation. Yung mahabang sinulat ni Rizal sa Sucesos at sa iba pang essays niya ay pinaikli niya at ginawa niya understandable sa mga tao. Of course, after the Philippine-American War, after nung digmaan, darating yan si Pascual Poblete, no, makikita niyo yung larawan niya, no? Si Hermenegildo Cruz, no, mga nagsulat sa kasaysayan, oh, Hermenegildo Cruz, si Antonio K. Abad, no, ay nariyan, at syempre si Epifanio de los Santos. So si EDSA, isang yung lagi nating minumura pag ma-traffic, is actually a historian. No? So, si EDSA ang kumolekta ng mga dokumento ng ating mga bayani, tulad din na Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguinaldo, at pinakalat niya ito sa kanyang mga sulatin, sa kanyang mga booklet. At yung anak niya, mas effective yun, si Jose P. Santos, no? Yung anak niya, sapagkat si Jose P. Santos, tulad ng makikita mo sa susunod na larawan, ay nagsulat sa wikang Pilipino. Si EDSA ay sumulat sa Spanish, pero si Jose P. Santos, sumulat siya sa Pilipino tungkol sa ating mga bayani. Tulad ni Andres Bonifacio, pakita tong Andres Bonifacio ni Jose P. Santos at ni Francisco Macabulos. Yan. May asawa siya na si Aquilina de Santos, Mrs. Yan. Teacher yan, ha? So, si Teacher Aquilina de Santos, napakahalaga ng role niya kasi yung mga teachers ngayon, ganun din yung role nila. Diba? Kumukuha sila ng mga cultural marker sa kanilang lugar, itinuturo sa estudyante. Ito rin yung ginawa niya Aquilina de Santos sa Heritage of Tarlac from the Philippine Republic. So, yan po yung slide, no? Sige, isulong mo lang. Sige pa. Pakita lang natin ng konti. Yes, next. Yan, next. No? Sige, next. Na nagpapaalala sa atin na kung titignan mo yung next slide, ay yung mga unang public historians ay actually yung ating mga local historians. No? Kaya mahalaga yung pambansang kasaysayan. Laging pinag-aaway ang local history at national history. Pero, again, lagi natin sinasabi, kung walang local history, hindi mabubuo ang isang tunay na national history. Kaya, pati na yung next slide. Yan. Pag tinignan natin yung next slide, okay na yan. Ano? Oh, yung next slide. Yan. Sila, yung mga local historians natin, sila yung isa sa mga una ring public historians kasi hindi sila trained historians pero nagsulat sila sa kanilang iba't ibang mga dyaryo sa kanilang lokalidad. Okay, medyo may lumampas na slide. Even eyewitness to history became people who were part of the writing of history tulad ni Artemio Ricarte, and then of course, yung Santiago Alvarez, who wrote yung tinatawag nating Ang Katipunan at Paghihimagsik, which is now translated as yung Santiago Alvarez memoirs. No? Now, public monuments also based
on research, we're able to capture Filipinos' imagination. One very good example is the Bonifacio Monument. So, pag nakita mo yung Bonifacio Monument ngayon, no, pag tinamaan ng araw yan, kapag umaga, sana nakikita pa rin, ano, kahit na may pollution, yung marble niyan kumikinang eh. But ang importante dyan, Bonifacio, Guillermo Tolentino based his monument on research, no? And of course, tuloy-tuloy lang natin, no? Nandiyan si Carlos Quirino, na si Rafael Palma, yan na siyang nagsulat for the ano, no, for the government, no, yung mga biographies ni Rizal, no? Kasi pag nagpa-contest ang mga ang gobyerno, sila yung mga sumali at sila yung sumikat, no? Rafael Palma. And then of course, pinapakita dito sa dalawang slides na lumipas yung mga local historians. Ito yung sinasabi ko kanina. And then of course, tulad ng sinasabi ko, may mga pa-contest ang gobyerno tulad ng Republic Biography Prize for Bonifacio, nanalo yung Revolt of the Masses ni Teodoro Agoncillo, which became a very, very important public history public history item about the Philippine Revolution, which was a landmark. And then of course, nung pinaturo yung Rizal course, talagang lumakas yung public history. Ramon Magsaysay signed the RA, yung Republic Act about the Rizal law, ano? At kaya may mga lumabas na mga Rizal historians like Encarnacion Alsona na nilapit yung mga Spanish works ni Rizal at letters niya, tinranslate yung lahat ng mga sinulat ni Rizal to English para maintindihan ng mga tao. And then of course, you have films. In the 1961 celebration of Rizal's centenary, you know, talagang may mga films na lumabas. And nung Bonifacio centenary din, lumabas din yung mga books and commemorations about Bonifacio. So, including yung isang painting na makikita nyo sa National Museum ngayon na dati ay nasa City Hall ng Manila. Yung tinatawag na History of Manila or the Filipino Struggles to History, which even if it's well-researched, but at that time, pero inaccurate na yung iba, tulad dito, Andres Bonifacio, mukhang mahirap, di ba? Pero, kahit inaccurate pa yan, pagka tinignan mo yung Philippine history, pag inisip mo yung Philippine Revolution, wala kang ibang maiisip kundi yung larawan na yan. Yung mga larawan na makikita nyo, pati yung susunod na larawan, ay bahagi niyan. Ang centerpiece ng napakahabang painting na yon ay si Rizal, ay si Bonifacio, at ang Katipunan. Okay? More historians who went public because of their textbook writing and other popular works, no? Zaide, you have Carlos Quirino, you have De La Costa, and you have Esteban De Ocampo, who actually wrote a column for newspapers, for the Manila Times. And you have Carmen Guerrero Nakpil, who continues the tradition of writing columns for newspaper. And of course, again, textbooks. You have Agoncillo's History of the Filipino People. You have Amado Guerrero's Philippine Society and Revolution. And you have Renato Constantino's Veneration Without Understanding. And of course, his landmark work, A Past Revisited. Now, of course, may mga yung Past Revisited, sina-challenge na yung popular narrative at that time into become a more of a conflict perspective. At mas malikot yung isip ni Joaquin, in-question niya ang mga bayani. Now, of course, papasadaan ko lang to, no? Kasi I have 2 minutes, no? Public history, kasama na dyan si Virgilio Almario, di ba? Because they wrote children's books, Rene Villanueva, kasama yan. Lalakas lalo yung public history because of commemoration. So, nabanggit ko na kanina yung 1961 centennial of Jose Rizal. Yung 1988 to 1998, you have the decade of nationalism, which features all the centennials of the great periods of our revolution and our proclamation of Philippine independence. So, yun yung tinatawag na Philippine centennial. Diyan umusbong yung mga historians talaga na nag-public. At isa sa mga pinakamalakas ay si Jaime Veneracion. So, next picture, yan. Si Jaime Veneracion ay sumusulat sa mga dyaryo at talagang pinagamit niya ang kanyang utak para sa public history. That's why saludo ako sa taong ito. Lalo na sa pagiging consultant ng mga television shows, especially yung landmark television series Bayani. Dito, we pay tribute to ABS-CBN because nakakasara lang, ano? Dahil yung ABS-CBN, nakapag-reach, nag-gamble sila. Kahit alam nilang hindi sila kikita ng napakalaking pera para sa isang series na nagtuturo ng kabayanihan sa mga Pilipino.
And dyan mo makikita na yung mga networks, TV stations, dapat hindi talaga sila sinasara kasi napakahalaga ng papel nila sa pag-disseminate ng kultura at ng kasaysayan natin. Of course, at that time, you have Ambeto Campo, no? Na mayagpag din sa mga panahon na yun sa kanyang Inquirer article na Inquirer column na Looking Back na ginawa mga libro, no? Isa na sa pinakasikat na libro dyan ay yung Rizal Without the Overcoat, no? And of course, yan. Dyan, actually, yung book na yan ni Ambet, nung grade 5 ako, yan yung naging dahilan kung bakit nag-decide ako na maging historian. Dahil nabasa ko yung Rizal Without the Overcoat. And around that time, you also have films about Jose Rizal and our heroes, no, na ang dami-dami nung panahon na yon. The next big commemorations that happened after that, kasi tandaan nyo, nagwe-win yung public history interest. Bumababa yan pag natapos yung commemoration, pero umaakyat ulit pag nagkaroon. So, akyat ulit yung public history, of course, when Tita Cori died, bumalik yung parang fascination ng mga tao sa EDSA. Tapos sunod-sunod na yan, by 2011, you have Rizal 150, which, again, dito, dati pinapanood ko lang si Ambet nung Centennial na nagsasalita dun sa Centennial Parade. Eventually, ako na yung nagsasalita, na dream come true yun, sa mga commemorations. So, kaya, ito yung Rizal 150. Nandun din ako sa 2013, Bonifacio at 150, no? At ako rin yung national commemoration commentator kasama si Kati San Gabriel doon sa tatlo, doon sa Mabini at 150. Ayan. At syempre, yung pinahinihintay natin ngayon, na alam natin na magiging interested ulit ng mga tao about public history, would be the National Quincentennial na mangyayari next year sa 2021. Pero sinisimulan na ho natin yan. It's about the victory at Mactan, no, sa Battle of Mactan, and ni Lapu-Lapu and other related events. Of course, I also did studies for the internet, no? Kaya meron akong articles about kasaysayan online and kasaysayan ng cyberspace, kasaysayan sa cyberspace. Kasi yan na yung bagong norm sa history. Sinimula, and hindi naman ako yung nag-start yan, pero nung medyo nagsisimula pa lang yung internet sa Pilipinas, ay medyo nakapag-ambag na po ako kasama si Manolo Quezon noon, si na Von Totanes tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron akong dati ano to, multiply account, no, yung tinatawag nating ang Tarlakin. Tingnan, pakita mo yan. Yeah, yung susunod na slide. Yan, yan ang multiply noon na account na hindi niyo na alam yan, ano. And then of course we continued to write. Marami yung pundits ang tawag sa amin, pundits, academics na nagsasalita sa media, sa mga GMA online, sa mga ABS-CBN news. Kahit sa FHM, napasok ko na rin yan, ano? Young Unsung Heroes. May articles on the youth heroes of martial law, no? Ay na FHM. Of course, ito na nga, pumapasok na yung involvement ko. By 2012, I started Showtime in PTV. Thanks to those people who trusted in me, si Maria Montelibuno at si Ed Finland. So, ano yan? Everyday yan na nagbibigay ako. Na, of course, PTV, sabi nila, wala naman daw masyadong nanonood dyan. Pero, ang nakakatuwa dyan, napaganda kasi sa mga classrooms sa Pilipinas at sa mga estudyante, sa mga teachers, ginagamit po yung Showtime ng mga tao sa pagtuturo. At nakaka-ano ng loob. Of course, 2012 yung Showtime. 2013, na-involve ako doon sa History with Lourdes, ni Lourdes de Vera. Ito na yun na sinasabi natin na if we want people to protect their history, kailangan ipaalam mo sa kanilang history through means that they will understand. So tulad nito, ginawa naming superheroes yung mga heroes natin. Tapos si Mabini, ginawang Professor X. Kasi si Professor X ay, ano siya, siya po ay isang PWD, di ba? So, kaya nga sinasabi ko, yung history with Lourdes, parang ano yan eh, yung public history in the Philippines, eh, tingnan mo yung slide na nanalo kami ng Hildegard Award. Yan. Ay, parang ano yan eh, yung public history in the Philippines, how do you describe it? Sabi ko, from Jaime de Vera to Lourdes de Vera. Oh, and everything in between. Kasi si first public historian Jaime de Vera, tapos si Lourdes de Vera, tinutulungan tayo. Well, I also collaborated with Piccolo Uno to promote the films. I was not part of the consultants, but to promote the films, General Luna. So, palipasin mo lang itong mga slides na to. General Luna and yung Goyo na film. Oh, so, I went to Histocon, I went to various parts of the country with Dakila and Activista. We were talking about the heroism and public history. So, the films per se, they were not
I don't consider them as historical. All films, sabi nga ni Vanny Biernas, yung mga films na yan, they're art forms. They're representations of history, but they're not art. They're not history, they're art. But ano yung public history doon? The discourse that happens around the film. Pag nilabas mo yan, pinag-usapan yung history, yun yung public history doon. So, Vanny Biernas and I also have a FB broadcast. So tayo ngayon, marami sa inyo, ngayon lang nag-FB broadcast. No 2017, nag-FB broadcast na kami ni Van. And we had 100 episodes, one episode per week, no tinatawag na Dulotard History Live. Because we want Dutertards and Yellowtards, like me and Van, who was a Dutertard, ako yung Yellowtard, to talk about history in a sane manner. And we will see that despite our politics, when we talk about history, we tend to agree, no? More or less. Now, bilisan ko na to, no? Ito na yung medyo meat nung konting-konti na lang nung ating presentation. Nakakatuwa kasi when I was given a chance, sabi nila, yung mga mahihirap daw, hindi daw kayang matuto ng history. Pero one NGO, no, next picture, called the Urban Poor Associates, actually got me to lecture 5 sessions to urban poor leaders, people's organization leaders, POs, in Metro Manila, 50. So, kung titignan niyo yung mga next pictures dyan, nag-lecture kami, no, alam mo, naiintindihan nila yung history. Kasi, una, sinabi ito sa wikang naiintindihan lang. This was in Bahay Nakpil. Pinakita ko sa kanila yung bahay ni Gregoria de Jesus. That's the room of Gregoria de Jesus. Dyan sila nag-training. So, in a language that they understand, in concepts that they understand, talagang naiyak sila, na feel nila na yung kanilang fight for a better life, for better housing, ay bahagi ng kasaysayang Pilipino, ng struggle. So, can you look at the other slides, no? So, pumunta kami sa Cavite, we went to Cavite, tapos we went to, tapos pinapunta sa kung saan namatay si Bonifacio, and then we also, pinapunta ko rin si Macario Sakay sa kanila para mag-lecture. So, eventually, itong mga urban poor associates na to, dinala nila ako sa Tacloban para mag-ano sa Yolanda, mag-lecture sa mga Yolanda survivors. So anyway, isa pang favorite na ginagawa, dito natin makikita, ang public po ay pwede pong makatanggap ng history. Hindi totoong hindi sila pwedeng turuan. Pwede silang turuan at i-engage basta naiintindihan nila yung kasaysayan. And yan nga, ito nakikita nyo ako, no, kinakanta yung Magellan ni Yoyoy sa mga teachers. Sa NCCA, where the Graduate Diploma in Cultural Education, where we teach our teachers in the far-flung provinces of the country, we teach them history, and then we also teach them cultural mapping, and we also teach them yung mga documentation para ang pamana nila ay mapahalagahan nila at maalagahan nila. Okay? Sige. Now, I'm also involved in what we call the Bonifacio Advocacy para makilala mismo at matanggal yung mga misconceptions kay Andres Bonifacio. So, I collaborated with Adarna for a children's book. I was consultant of that. I collaborated with GMA. Yeah, sabi nga yan, no? Tingnan mo, cute niya, no? Do you think Bonifacio is the country's first president? Diba? O tapos yun, I collaborated with Katipunan, with the GMA series, no? Ayan, makikita niyo yung Cry of Balintawak. Ayan. Yan sa paintings. Yan yung Cry of Balintawak. Sa aming series, ito yung Cry of Balintawak. Yan. Yan. At pag makita mo, sige, makita mo pa. Ayan. Sige, pakita mo pa. Yan, ayun ako. Nandun ako sa isa. Balik mo. Balik mo yung slide. Yeah, yung kay Jacinto. Ah, hindi mo ba mababalik? Okay, no problem. So, yan, nandun. Yan, ayun. Oh. So, kasama ko si Jacinto and eventually may involved din ako doon sa Ilustrado. Makikita nyo, kasama ko si Jose Rizal. Isa ako sa in-chick na propagandista. Ayan. So, si Alden Richards yung Rizal. Now, of course, naging advocacy ko rin yung Bonifacio unang Pangulo. Kaya tinulungan ko si Robin sa kanyang pelikula, no? We made a book with Mila Guerrero, which we signed in a book signing event, no? Sige, tuloy mo lang. Kasama si Robin Padilla, tuloy mo lang. Kasama si Dr. Milagros Guerrero, no? And I also wrote for magazines. So yan yung mga pinapasok natin, no? Tulad yan, I wrote for Esquire, no? About Bonifacio and all of that. We made up advocacy. Now, of course, hindi pa yan nananalo. Pero ang nakakatuwa dyan, marami ng mga nakaka-recognize doon sa evidence na pinapakita namin. And in their own way, they're already saying that Andres Bonifacio is our
president. Huwag na yung first. Ayoko nang tawaging first actually. Basta president siya ng Pilipinas, ano? Patingin na yung next slide kasi ako ay tumigil yung slide ko. Yan. I also made a documentary for the NHCP which is Bonifacio. Andres Bonifacio may pag-asa. Ang bantayog ni Andres Bonifacio. So, for NHCP to. So, yan po yung ginagawa ng public historians na mga bagay-bagay para lumapit ang history sa kanila. Now, of course, we're going to the end of the session already, the lecture. Makita natin yung isang involvement ko. Next slide, please. Doon sa isang usapin na napakainit. First, na-empower pala nung Bonifacio advocacy natin, yung maraming tao, no? We're not saying na tayo yung dahilan, pero certainly a lot of these things help in looking at, for example, yan, yung mga bahay na Pil volunteers, they're doing their own Bonifacio tour now in Binondo. And if you're going to see the next picture, you will see there a very odd case of Andres Bonifacio's monument and caged in a backstage of a stage in Bataan. Si Fred Santos yung nakakita niyan. Tapos, because he knows Bonifacio's history, parang napapanood niya, sabi niya, bakit kailangan ikulong ang monumentong ito? Now, of course, matagal na niyang advocacy to na palayain si Bonifacio. Sa kakakulit niya, mukhang nag-promise na sa kanya yung local government and soon enough, makakalaya na si Bonifacio sa kanyang backstage para makita na siya ulit ng mga tao. The next advocacy, of course, na yung last one that I'm going to discuss was the Torre de Manila issue. No? Of course, the late Carlos Celdran started the call and when Pia Cayetano actually called a Senate hearing about it, what happened was to demonstrate the importance nung Rizal Monument, I was called to the Senate hearing to talk about the importance and the history of the Rizal Monument to our nation. So, part ako ng Knights of Rizal noon and of course, eventually, the Knights of Rizal filed a temporary restraining order request to the Supreme Court and it was granted, of course, no? At nagkaroon ng isang trial. It's the longest oral argument in the Supreme Court, no? About ano, no? At ito'y about what is the soul of the nation? What is the culture? What is heritage? That's yun ang pinag-usapan. Longest oral argument ever in the Supreme Court. At nakakatuwa yan. Well, of course, eventually after many years, eventually natalo tayo dyan, ano? Pero dyan ko nakita yung local government sometimes, they look at the next picture, they look at heritage as something na sagka sa kaunlaran. Kasi yun, nagpatayo ng building sa likod ng Rizal Monument, ang daming trabaho. Yan ay magbuboost ng ating ekonomiya, yung mga buildings na yan. Pero ang sinasabi natin na dapat hand in hand yung culture at heritage. Tulad nung ginawa sa Bigan. Diba yung ginawa sa Bigan ay napakahalaga? Kasi alam ng tao yung history ng Bigan, alam yung mga heritage sites, pero dahil doon, inaalagaan nila ngayon at dahil doon, pupunta yung mga tao doon at mga turista doon at yun ang kanilang bread and butter. Nagkakapera, hindi totoong hindi ka magkakapera sa Pamana. Kung alam mo ang saysay at alam ng mga tao ang saysay sa bayan ninyo at alam ng buong bansa ang saysay ng bayan ninyo, pupuntahan at pupuntahan yan. Yun po ang role ng public history is to publicize the saysay of your town or bayan to other people. Diba? Now, if you see the next slide, despite the public support that we had for the Torre de Manila issue, tayo po ay natalo. Kaya nga, pero masaya pa rin kami kasi yun na nga. Ngayon, parang may effect na alam na natin ngayon if you're going to look at the statement that I ponented no, for the Knights of Rizal nung natalo kami, ay sinasabi namin na nalaman natin ngayon, no, test case ito sa Philippine heritage at nalaman natin ngayon na kayo pala ay nagmamahal sa kasaysayan sa Pamana at kay Jose Rizal. So yun na, yung babasahin ko ng konti, no, that the public support that was expressed in favor of our stand was an indication not only of the importance of the national monument but also to the continued relevance and reverence our national hero Jose Rizal still enjoys. Beyond this, may we preserve the value of our national cultural treasures and remain to live the Rizal way. Now, of course, hindi may chilling effect na yan. Kasi kahit na natalo kami dyan, natigil din ng ilang taon yung ating tawag dito, yung
yung Torre de Manila, no? At ito ay, of course, setback dun sa business, eh. So ngayon, mag-iisip-isip na yung maraming mga businessmen na mag-iingat sila na kung may mga heritage issues, may mga tatamaan silang monumento, vistas, whatever, ay kailangan pag-isipan nilang mabuti dahil tayo ay umakto. Dahil alam ng bayan ng saysay ng monumentong ito. So, yun ang ginagawa natin. Ano? So, lastly, I would like to say na yan, we're historical storytellers sa bayan. No? Nagkukwento tayo sa bayan. Now, in 2002, nagkaroon ng auction at in-auction ng isang Juan Luna painting. At ito nga yung Parisian Life. At ito'y binenta ng gobyerno, sorry, binenta ng mga family na may-ari nito. At ito ay binili ng gobyerno for 46 million pesos. Now, of course, ang daming nagalit dyan. At sinabi nila, yung Juan Luna painting na yan, anong halaga niyan? Nakakain ba ang Juan Luna? Now, ako doon ako nasaktan doon sa statement na yon. Kasi yung tas mga iba teachers pa yung nagsabi, nakakain ba ang Juan Luna? Parang may goodness. Parang yes, parang pwede mong tulingsayin ang GSIS for buying this painting. Pero huwag mo namang sabihin nakakain ba ang Juan Luna? Kasi parang tinatanong mo yung heritage mo. Ikaw ba'y may halaga? Alam mo, wala tayong karapatang yung pamana natin, wala tayong karapatang tanungin sila kung mahalaga ba sila. Dahil pamana yan, dapat sila yung mga ninuno natin na nagtatanong sa atin. Ano ka ba? Are you worth it? Kasi ang pamana, hindi yan binibigay sa mga taong sasaluulain lang yan. Diba? Kaya, kung alam mo ang saysay ng isang bagay, iingatan mo ito. At isusoli mo ito sa bayan para mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Yun yung kahalagahan ng pagsasaysay sa pamana. No? Na kapag in-empower mo ng public history ang citizens mo, sila mismo ang mag-aalaga ng pamana mo. Hindi lang trabaho ng Estado. Ide-demand mo sa Estado, alagaan ng monumento. Hindi kaya ng Estado alagaan lahat. Kailangan local governments, kailangan mga citizens mismo ang mag-alaga ng monumento sa kanilang lokalidad, ng mga pamana sa kanilang lokalidad. At gagawin lamang nila ito kung alam nila yung saysay ng kanilang pamana. Maraming salamat po, Joel. Maraming salamat sa inyong lahat. Wow! Ang dami natin natutunan ngayong gabing ito. Maraming salamat, Xiao Chua. Ang dami po namin natutunan sa iyong pakipagtalakay tungkol sa role ng public history sa ating trabaho bilang heritage advocates. Mayroon ako mga konting tanong para sa iyo, Xiao. Marami akong napulot sa mga sinabi mo. And I'm pretty much interested about historic revisionism, which is pretty much yun nga, yung parang trend ngayon ano, sa pagsusulat ng ating saysayan, no? And there are various parties, there are various people doing such, no? Do you think, Xiao, historic revisionism, is it part and parcel of the nature of public history, or is it some sort of a byproduct? You know, just like in politics, there's nothing neutral about politics. And I'm pretty sure there are various shades and colors in history. So, do you think historic revisionism is a part and parcel of public history? What's your take on that? Well, if you're going to look at the broad definition of public history in the West, public history, kasama dyan, even the revisionism. Or ako, I don't want to call it revisionism kasi revisionist din ako when I talk about Bonifacio as a president of the country. But what we want to talk about historical negation or historical distortion. No? And nakakatuwa yun kasi akala natin bago yan ngayong internet age. Eh. Hindi naman totoo yun eh. Noon pa man, meron ng historical negation at historical ano, hindi yan bago. Parang minsan kasi parang, ay, ang lakas-lakas nila, ganun. Alam mo, ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Lahat ng historical negation noon, lahat yan, eventually, yung mga pads na yan, mawawala yan kasi pag wala na yung politika, ang mananatili dyan yung ebidensya eh. No? And people will go back to it again and again and will look at the evidence.
So, huwag tayong ako. Ako sa totoo lang, Joel, minsan gusto ko nang sumuko eh. Kasi, di ba, mga rapper lang, minsan magsasabi ng history. Hindi ko sinasabing rapper lang sila. Ang sinasabi ko, rapper sila, pero nagpapakalat sila ng kamalian dahil sa isang political agenda. Now, again, ginamit na yan noon pa, laging ginagamit yan, hindi ako nawawala ng pag-asa na I just put, kahit na sabihin mo, Joel, na parang yung mga post ko, ano lang, 10 likes, 20 likes, di ba? Di katulad nung iba, mga libu-libo ang like. Wala na akong pakialam kasi as long as I put it out there, I write it, even if nobody reads it now, if it remains, it's on the record, titignan niya ng susunod na henerasyon. Actually, marami tayong historians noon na minumura, tulad ni Saide. Minumura ng mga tao yan si Saide. Pero now, when we look at Saide, hindi lang, of course, the perspective is outdated. Pero, you know, if you look at the facts at titignan mo yung context naman nung pagkasulat niya noon, napakagaling na historiador at malalaman mo, no? So, kahit na maraming attacks about him as a historian, kahit maraming attacks about the truth, kung ano yung right nandyan, mananatili din yan. And it's okay. Ganito yan eh. History is never peaceful. Akala nila memorization of facts. History will always be contested. And public historians, Joel, ito, alam mo na to. Alam mo naman to, tool, ikaw din. Ikaw, very public ka kasi as a heritage advocate eh. May mga galit din sa'yo. May mga minumura ka. May mga ayaw sa'yo, di ba? Ikaw, may mga personality traits. Ako, may mga personality traits. May mga ayaw sa atin. Dahil sa stand lang natin about some issues, ayaw tayo kahit hindi naman tayo kilala. Mabait naman po kami ni Joel. Pero, you know, they can do whatever they want. But, you know, as long as we do our thing, and, you know, again, what will define in the end all of us would be production. In the end, production. So, we just put them all out. Huwag kang mag-alala kung hindi pa babasahin ngayon. Yeah, totoo. You know, in the end, it's what you actually put out and history will be, diba, right. Time, history and time will be the judge, I suppose. Yun yung ano din eh. Not so many people. I agree with what about Zaide, no? I think, you know, that he was writing history, public history, using a particular lens in his time, no? And yeah, ganun naman usually yun eh, mga historians say they write they write history from their own eyes. But do you think the medium, you know, not only the eyes and the words na sinasabi ng mga historiador. Do you think medium also matters as well? Kasi, decades ago, historians write public history and publish them on books, on newspapers, but then we graduated to TV, you know, may mga ano na nagsasalita na sa radyo, sa TV, tapos napunta na tayo sa social media, tapos ngayon, online na, you know, go on Facebook Live. Does it somehow change or contributes to the changes in the narratives of public history? No? Or, well, okay. It's a sort of stagnant in a way. Well, ganito lang. Sa palagay ko, kailangan kasing isuit, kasi ito yung debate namin ng isang mentor ko eh, about public history, na parang siya, parang ayaw niyang ilagay yung mga lectures niya sa YouTube. At lalo kung pinaikli, kasi parang ang tingin niya parang dumbing down eh. Parang it makes history worse or the telling of history worse kasi pinapaikli mo. Pero alam mo, ang tingin ko kasi dyan iba eh. Again, we are not talking to the people of 50 years ago or even 10 years ago. Kailangan magkasaysay ang kasaysayan sa ngayon. Kaya nga, people are always telling me, wala ka namang libro. Wala akong libro. But I have 640 shout times that I made and they are more accessible to students. Diba? Yeah. They're more accessible to students, diba?
Ang dami nga nagko-comment sa atin ngayon eh. Ginagamit ng mga, ang dami mga guru actually na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Sinasabi nila, ginagamit nila ang mga talks mo sa Showtime, sa kanilang ano pagtuturo sa ano. It really is good na you're making all these talks available to all of them. Yeah, kasi meron ako nalaman about public history, ano, Joel, ano. Ito experience ko kay Ambet Ocampo. Si Ambet Ocampo, nabasa ko na lahat ng sinulat niya. No, I'm a fan of Ambet Ocampo. Pero pag nag-lecture siya, alam mo namin, nabasa mo na yung lecture niya eh. Pero pagka pinakinggan mo siya, nakakatawa pa rin siya. And this is what I learned about public history. You have to repeat it all the time. So even if someone watched me before, I have to still repeat it. And even if I deliver a lecture that was already in Facebook, people will still find it funny or people will still find it useful. Kasi, alam mo, yung sinabi ni Ambeth 10 years ago, 20 years ago, hindi na ito alam nung mga lumalaki pa lang ngayon at yung mga college ngayon. Kasi nung panahon na sinulat niyon, maliit pa yung mga yon. So pag hindi totoo na, di ba sinasabi nila, eh wala namang bagong sinabi yung si Xiao Chua eh. Mga leche kayong lahat. Kasi kahit wala akong bagong sabihin, yung mga bagong ipinanganak, yan ang makikinig nung bagong nung sinasabi ko na kahit luma, hindi pa nila naririnig. Mm-hmm. Kaya public history, sorry, I said something ano, but you know, I hope that it's not bad ano, but you know, I just want to state a point that public history should be repeated. 'Di ba? History repeats itself. No, public history should be repeated. That's correct. Public history should always be repeated, and if possible, or if needed, has to be updated to reflect the current times. Okay. And now, the technology. And the technology. And the technology, correct. Pero meron akong nabasa isa sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live ngayon. Sige. Meron akong gusto, actually, medyo naano ako dito, no? Parang na-concern ako dito sa comment niya or isa sa mga concerns niya. His name is Jeremy Madrigal. Sabi niya, the problem is scarcity of sources in local history. Kami po dito sa Marinduque, eh, hirap mag-accumulate. No? Local history committee po ng aming bayan sa BOA, kapag ito na ng Marinduque. Tani person na nga po kami sa So, question ko ngayon, this pretty much relates to a lot of us who are working on our advocacy to protect cultural heritage because we know the history of these monuments and sites, yung intangible heritage ng mga tao, yung mga bagay na minanan sa atin. So, ang question ko ngayon, how can the young generation today still be able to utilize public history if they want to become heritage advocates, considering that there's a lack of sources, scarcity of sources in local history. Remember, we have marami tayong mga sikat na, na historiador, yan, si Ambet Ocampo, si Jaime Veneracion, and marami pa. But, you know, these historians, kasama na po kayo dyan, normally limited by their scope of research, and more often than not, the history that they write is national significance as well as the local significance. Other places na hindi naman diba? And what about other places na walang historiador? So how can the young generation, they want to become heritage advocates, how can they utilize public? Yeah. Kaya Joel, kaya pasok sila dun sa, well, of course, medyo paputol-putol ka, but I get what you're saying, ano? Kaya pasok talaga sila sa public history kasi all the national historians, no? Like Mila Guerrero, myself, no? Sina Jimmy Veneracion, everyone, no? Alam mo, we all have our specializations. Okay? Eh, walang historiador na nakakaalam lang lahat at nagsusulat about everything. Now, of course, when we talk about local history, marami sa amin, we go to other places and talk about their local history because
sometimes we have sources, we have access to the archives, national archives, no, and all of that. Now, pero sa totoo lang, kung wala pang kasaysayan sa isang lugar, dito napakahalaga yung role ng guro, no? Yung mga guro, teachers, yung mga heritage advocates dyan, kasi they can start. How do they start? Simple. What you can do is you can go, again, mahirap talagang mag-history kung wala kang pera. Kaya nga minsan, maganda, humingi ka ng pondo sa local government, humingi ka ng tulong, punta kayo sa Manila, sa National Library, may tinatawag na historical data papers. Ito'y pinagawa ni Quirino after the war dahil nasira yung mga records ng digmaan sa lahat ng mga public school teachers. Tanungin nyo yung mga tao dyan at kumuha kayo ng historical records. At bawat barangay sa Pilipinas, dapat may history. So lahat ng lumang barangay sa Pilipinas, nandun lahat ng history sa historical data papers. So if I came from Tarlac, may historical data papers about the towns of Tarlac and each barangay, yung mga teachers nag-contribute ng mga local lore, ng mga oral histories ng mga matatanda nila, you can start there. You can start there. And of course, not all of that are reliable because a lot of them are oral and memory, but you just have to be clear that they were from memory. Diba? Hindi naman kailangan na sabihin mo lang na galing yan sa memory. Ito galing sa dokumento. That's why it's important to cite your sources. No? And of course, eventually, kung ano lang yung nandyan, yun na lang muna. Pwede naman yun eh. Kung hindi talaga kaya ng budget mo, kung wala talagang sources. And this is also where networking with historians, attending conferences, joining historical organizations, and joining groups like Grupo Kalinangan, helps. Kasi pag ikaw nagsabi, interested ako sa Marinduque. May nakita ako sa Marinduque. Kahapon lang may kausap ako. Wala daw siyang makitang history ng Katipunan sa Antipolo at gusto niyang malaman kung yung lolo niya ay nasa Katipunan. Mm-hmm. Na sinasabi ko, mahirap yung listahan, pero this I will send to you. Bonifacio's letter congratulating the Katipuneros of Antipolo for winning the battle. So ibig sabihin may Katipunan sa Antipolo. At when you contact historians, when you have network with them, ito yung nangyari din sa akin Joel, I have to admit that I'm not so much an archival historian because one of my weaknesses is in Spanish. Kaya nga ako nag-public history because what I do is kayong mga nag-archive kayo, yung mga research nyo, kukunin ko, isa-site ko naman, tapos ako nang bahalang magbibigay sa public. That's my role in life. No? Pero, you know, if you have a contact ako, minsan, nakakapag-original research ako kasi minsan dadako na lang sa akin yung dokumento. Bakit? Kasi may nakita kaming ganito. Oh, patingin, wow, ganyan. So, you know, that's why you have to put yourself forward. If you want to be a historian in your town, you have to tell people, I'm researching about my town. You have to go to historical conferences and tell the historians that I'm researching about my town. You present papers. And then all these things will just, you know, work for you. And when all the contacts are there, it will be easier for you to go to the archive. It will be easier for you to get tips from historians. Basta, ito yung payo ko. Susunod, hindi ka na susunod, pero maging deferential ka sa mga peers mo na historians. Huwag kang mayabang na. Hindi, may bago akong research, di ba? Joel, marami tayong kakilala dyan. May bago akong research, mga kayong lahat. Di ba? Wala kang mararating dyan. Walang tutulong sa'yo. You will do your research alone. Because doing history, it takes a village to write history. Hindi yan gawain ng isang tao na sasabihin mo, alam ko ang lahat. Lahat kayo mali. Mga leche kayo. Yeah, I think that's one of the pitfalls of being a historian, thinking na sila lang ang nakakaalam ng ano ng kasaysayan ng kanilang lugar. Yeah. But I agree with what you said, no, na if you want to, you know, to become a, you know, a good historian who will write about the local history, I do recommend that you attend the historical conferences. Actually, kami nga sa Grupo Kalinangan, we're also a member of the Local Historical Committees Network ng NHCP. And, yes. You know, we also get to network with fellow historians and heritage advocates from across the Philippines, which is a really, really good avenue to connect.
And I'm pretty sure a lot of other LGUs and individuals working in those LGUs, mga guro, mga local heritage advocates, would benefit from joining those historic conferences and joining yung mga ganong conference, yung mga ganong samahan. No? So, tama yung sinabi nyo, Sir Xiao. Meron akong isa pang question. This is coming from Sir Kevin Paul. Sabi niya, para lang po sa paglilinaw, kasi naglipa na po ang mga impormasyon sa social media, how do historians ask information para makuha yung katotohanan sa kasaysayan? This is a question to Kevin Paul. Well, remember that, you know, when we do that, it takes one course and we call that course historiography. Yan yung sinabi ko kanina sa beginning of the lecture, you have you look if this is a primary source, if this is a secondary source, titingnan mo yung mga evidences kung galing ba talaga sa source na yun. Halimbawa, is this a ngayon dapat meron kayong talent ng historian if you want to see kung totoong galing ba yan kay President Duterte yung salitang yan o galing ba yan kay sa ganitong tao, 'di ba? O patay na ba talaga si ano, 'di ba? Nung namatay yung namatay si ano, si Cesar Virata, 'di ba? Mm-hmm. Ang nangyari ay kumalat dahil may nagsabi daw na friend ni Cesar Virata dahil nagka-COVID si Cesar eh. Tapos nakakaloka kasi ang nangyari, wala naman dun yung friend. Tapos sinabi nung anak, no, hindi pa siya patay. He's fighting. Eh, so siyempre ako, nung hindi ko agad yun pinasa kasi galing lang sa friend. Kung sabi, galing sa anak, ipapasa ko. Nung alam nyo, si Gemma Cruz Araneta, sa akin niya isa sa una niyang binalitaan na namatay yung nanay niya. Ako ang nagbalita sa mundo ng pagkamatay ng nanay niya kasi wala naman nagpost sa kanilang magkakamag-anak ng una eh. So, ano yun? At pinost ko yun kasi galing kay Gemma. Hindi siya chismis. So, yun yung kailangang makita natin. So, primary source ba siya or secondary source? And yung pagtingin sa doc kanina, nabanggit ko yung internal and external criticism. Now, titignan mo kung yung bang source na yan ay totoo. At kung totoo ang source, yun yung external, nagsasabi ba ng totoo? Yun yung internal. So, pwedeng galing sa kanya yung source, pero hindi naman nagsasabi ng totoo, yun yung internal criticism. So, well, of course, this is, ano yan ha, ibang, gusto ko nga gawing webinar yan eh. So, just wait for it, and I might do a webinar on how to treat sources. Dahil hindi lang ito for historians. This can be used even in our everyday Facebook lives. Right, yes. So, importante yung ano yung pag-aaral ng historiography. Yung historical method of verifying yung sources mo of ano of history or accounts of history. So, I think that was from one of our batch members sa DKI, si Kevin Paul Bonotan, all the way from Davao City. So, salamat sa iyong katanungan, Kevin. Wow, thank you. Okay. Meron ako nakita isang comment dito. Isa na lang. Nakakatuwa itong comment na to. And lang, I want to know your thoughts about this particular comment. This was given by Mr. Leomar Evangelista Edrelin. Ang sabi niya, art is not public history. History is the discourse resulting from the discussion around the art. Again, art is not public history. History is the discourse, the discussion around that art. Ano masasabi mo dito sa comment? Okay. Sorry. Oo. Kanina kasi nabanggit ko yan. When public history... yung public history, ganito, di ba? Public history, pati yung art, architecture, broad things, no? Si Vanni Biernas, meron siyang ibang, ano dyan, ibang take. Kasi when you look at films, di ba? We always say na historical films like Goyo, General Luna, paniwalaan mo kasi history yan. Di ba? Mm-hmm. Now, yes, it is public history because it is defined in the West as part of public history. Pero dun nga sa vision ko ng kasaysayang pangmadla, ayokong isali yung film mismo kasi film nga siya eh. Diba? It is based on facts and history.
Pero pag ginawa mo siyang parang historical, you give him the burden na dapat accurate siya palagi. Which you should not put in art. Because art is an interpretation of the director. You see, it's based on art. If it's good research, and it will amplify the value of the film. But the film itself, for me, is not historical. Kaya nga, all historical films are fiction. Fiction yan ng director. Pero based siya sa facts. And it helps public history. But in itself, sa akin, hindi siya public history. Although sa West, public history nga siya. But for me, I want to say na parang kailangan maging maingat tayo doon. Monuments, yes, pwede si- actually public history yung monuments, pero there are some monuments are so interpretative. But as a reminder of the past, they become part of public history. So, yes, ako, I leave it to the audience if they want to put it part of public history. It's very technical lang naman eh. I mean, it's really technical. Pero ako, I don't want to put so much burden in art to be too accurate. Because pag sinabi mo kasing history, kailangan kahit papano, may tinutungtungan ka. I mean, yung siyempre lahat naman ng history, representation. Diba? Lahat naman ng history ay batay sa pag-present mo. At yung pagpili mo ng ebidensya ay part niya ng presentation ng history. And yung people can agree. Pero people can agree or not. Pero kung may method ka, no, yun yung magde-define sa'yo ng pagiging historiador mo. People will agree with you or not. But if you have method, then you know, diba, yun na yung work mo. So, sa films, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo na pwede lagyan ng footnote yung film. Hindi mo na pwede, you have to put dialogues in film. No? So, we do not want to put burden up. Of course, Joel, I have to clarify this. Ha? We are not telling people na lahat kayo magiging historian. Kasi, you know, it's a sacrifice to do that. Wala kaming pera masyado. Well, sorry. I have to clarify this. Wala pa namang yumaman sa pagiging historian. No? Yumaman sila because they have other things. They're doing other things. But in the same vein, wala rin namang naghihirap na historiador. Dahil sa pagiging historiador. Naghihirap siya dahil sa ibang bagay. But anyway, whatever it is, what I'm saying here is, I'm not saying that all of you should be historians. What I'm saying, yeah, hello, I'm back. Ayan, okay na. Mukhang naputol lang tayo ng konti. Okay, let's continue. Let's continue. So, ayan. Okay, tandaan natin na history, ay, hindi naman kayo lahat sinasabing maging historians kayo. Diba? But, if you have public history, if you ask the questions, is this a primary source? Did it come from the source? Did it really come? What's the evidence? If you ask those kinds of things, that's operating in a public history perspective already. Diba? So you can be an ordinary person who tells people history in Facebook. You don't have to be a historian. Then you're helping in public history and you're doing public history as long as you're asking the right questions. So yun yung in-encourage ko. Actually, kasaysayang pang madla is a very, it embraces people. Hindi niya kasi mag-metodo kayo. Hindi kayo in-exclude. But we are here to help you understand the method and to tell people the method so that you will have a perspective na kaya mo na rin gawin yung history even if you're not a historian. That's why, Joel, my favorite ending line in Dulotard and in my own show, no, yung Kapangyarihan ng Kasaysayan, Showtime Live, is ako po si Xiao Chua na nagsasabing ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, at magkumpara. So, if I remind people that, yun na yung beginnings of having a mind of a historian to seek, is this the truth? Is this evidence, solid evidence, or is it not? Yeah, that's a great way to end a discourse about public history. It really has to, we really have to be reminded ourselves na lahat ng nakikuha nating accounts of about history has to always be validated and compared with other sources to see whether or not history is as accurate as it should be. So, umabot na po tayo ng isang oras. Yes. Go ahead. Sorry.
ako, mahilig kasi akong bumati sa mga kaibigan ko, pero hindi ko na yan magagawa ngayon. So, lahat po nang nag-scroll down natin ng ating page, binabati ko po kayong lahat na nakinig sa atin, lahat ng kaibigan ko, lahat ng kapamilya ko. Thank you so much. Ang dami po nating comments, audience, sobra, overwhelmed ako. Joel, thank you so much for giving me this opportunity to talk. Maraming maraming salamat, Xiao, at natutuwa kami na marami pong nakinig po ngayon sa aming Pamana Talks. Kahit po kanina, nagkaroon po kami na aberya sa pagsisimula na itong live. Pero thank God na solution na po namin. I think there's a problem with live creator on the Facebook page mismo namin. So, we had it fixed. So, I hope that will be the very last of it. And, merong bagong libro si Xiao, ang Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Kapag natapos, yes, na po ang ating, natapos na po ang ating ECQ at makapunta ulit tayo sa mga sa mga libraries, museums, at kung saan pa pwede natin mabili ito, bilhin po ninyo ang bagong libro po ni Xiao Chua, ang Bayani Biographies ni Andres Bonifacio. This is available sa Shopee and I wrote it with John Ray Ramos for Cahel Press. Thank you, guys. Thank you. Ayun. So again, maraming salamat, Xiao Chua, for giving us the opportunity to have you right now. Ang dami po talaga kami natutunan ngayon. Natutuwa po kami sa mga comments at mga questions po ng ating mga manonood ngayon. At buong Pilipinas po, nakatuto po ngayon sa ating Pamana Talks. Thank you very much for watching and for being patient with us early on kaninang siguro mga 5:30 to 6 o'clock. So, it's already 7:34 p.m. Salamat po sa pakikinig. Overtime na po tayo. At tutok lang po kayo sa mga susunod po naming Facebook events for the upcoming Pamana Talks. Marami pa po kaming mga upcoming Pamana Talks sa mga susunod na linggo in celebration of National Heritage Month. I'm sure magiging interesado po sa marami sa inyo itong mga susunod na topics na tatalakayin po namin. So, maraming sa muli, ako po si Joel Aldor from Grupo Kalinangan at kasama ko rin po si Miguel Caraan na aming technical director ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay po kayong lahat. Happy Heritage Month po sa inyo and please be safe. Let's preserve. And magkita-kita po tayo sa malapit-lapit na panahon. So hanggang sa susunod po muli, we are signing off.